Alright guys, dito na tayo sa border as usual. Babayin ko lang at patayin natin yung ating reaper para di maingay. Yun, buti na lang ngayon hindi masyadong matraffic mga kaibigan. I mean, pila dito. Dito tayo sa North Portal ha. Punta tayo ng Calgary. Ayan. Continuing to drive may invalidate your rest break, which is not complete. That's fine. I have a lot of driving hours pa. Make sure ko lang nandito lahat yung ating mga dokumento, papeles. Ayan. Itong ACE manifest ko na kinuha ko doon sa gasolinahan kaganina. Yan. Tsaka syempre itong Canadian passport natin guys. Nakakalimutan yan. Ipit ko lang. Mas maya maya abot ko sa boat nilang ganun. Kaibigan, lakas ng ulan eh, lakas ng wind gusts. Yung nadaanan ko kanina. Okay, yung nadaanan ko kaganina mga kaibigan sa ano, sa highway, ang daming mga truck ang ano, ang natumba dahil sa wind gusts. Lakas na nga siguro mga MT mo yun. Okay na. Do not sit air brake. Continuing to drive may invalidate your rest brake, which is not complete. Good morning, sir. Ay, good afternoon, sir. Hello. Yes, go. I went mga papeles ko. Winnipeg, Manitoba, sir. How long were you out of Canada? Since the 10th, sir. Sorry about that. Did you buy or acquire anything? No, sir, no. Any alcohol, tobacco? No, sir, no. Any guns or weapons? No, sir, no. Safe travels. Thank you, sir, thank you. That's a win, a lot there, right? There you go. Continuing to drive may invalidate your rest brake, which is not complete. Okay lang yun, okay lang yun. Kasi andito na tayo sa Canada, magre-reset na yung ating driving hours, yung time zone ba. Guys ha, tandaan nyo, pag nasa US tayo, required ang 30 minutes break para siguro makagain ka ulit ng another 3 hours. Kasi kapag nakakuha ka ng 10 hours break mo sa US, nag-off duty ka or sleeper, so ang unang ibibigay niya sa'yo ay 8 hours. After pag naubos yung 8 hours mo, kailangan mo mag 30 minutes break para mabigyan kanya ulit ng 3 hours. Yan ang rules sa ano, sa US, mandatory yan. Pero in dito sa Canada, kapag nandito ka sa Canada, kapag naka-break ka ng 10 hours or 8 hours, pwede ka na niyang bigyan ng 13 hours drive. At yung yun, hindi mo na kailangan mag-break ulit para mag-break time ulit or mag off duty ulit para mabigyan kanyang another oras. Pagkaiba eh. The new operating zone has been detected and is pending your acknowledgement for activation. Yan, yan. Katulad nito, sinabi niya ay operating zone change. Sabi niyang ganon. Kaya
ang gagawin ko is i-change ko lang sarili ko ng Nestor Trinidad, the LD has detected on operating zone change into Canada south of latitude 16, longitude north, blah blah blah, yan. Yan, yes. Come on, buddy. Okay, so now govern na tayo ng Canadian rules. Meron pa akong 3 hours and 22 minutes. Kaganina na nasa US tayo, ang driving ko doon is 1 hour. 1 hour and 22 minutes lang. So binigyan ulit niya ako ng 2 oras. So, tandaan, sa Canada ang driving hours is 13 hours. Sa US is 11 hours. Pero mandatory sa US ng 30 minutes break para mag-in mo ulit yung or mabigyan ka ulit ng 3 hours. Pababa lang ako para iyon natin yung ano yung reaper para mabulok yung ating ano eh. Mabulok yung ating laman dito, karni pa naman ito. Ayokong makalimutan. Yan. Sarado ko itong ating ano. Alright, buksan ano lang, bayan ko lang guys. Lakas ng hangin. Yan. Well, as you as dahil sa lamig, nabubulol tuloy ako mga kaibigan. Ayan, tatak ng border na it means nandito tayo sa ano sa Canada na nakakross na tayo na walang maging problema, walang naging issue. At yan, patuloy pa rin ako sa pagdadrive kasi meron pa akong almost 700 miles mula dito hanggang dun sa Calgary. Kaya mahaba-haba pa to guys. Kaya naman isecured ko lang itong mga papeles ko, mga dokumento ko. Baka kasi pag binuksan ko itong ano dito ang ating bintana liparin yung mga papeles na ano yung mga hindi dapat liparin dyan. Pag ito passport ko, itago ko na muna, baka mamaya misplace ko pa yan. Naka-importante yan eh, yung pasaporte natin na yan eh. Ibali na yung driver's license na ma-misplace o mawala, kasi madali lang kumuha kung sakali man. Pero ang passport, mas mahirap kumuha. Daming mga requisitos. Alright, you guys, now officially nandito ulit tayo sa ano sa Canada. At maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa video vlog natin. Basta tandaan nyo guys ha, sa US ibang driving sa US, ang hours of service or hours of driving sa US is magkaiba. 11 hours lang ang driving sa US. 8 hours first ang ibibigay niya sa'yo kapag nakakuha ka na ng ng break mo na let's say 10 hours sleeper, and then matapos yung 8 hours mo kailangan mong huminto para mag-take ka ng 30 minutes para bigyan ko ulit niya ng 3 hours. Dito sa Canada kapag nabigyan naka off ka ng 10 hours ang ibibigay sa'yo automatic. Nestor Trinidad, a new operating zone has been detected and is pending your acknowledgement for activation. I already acknowledged and already activate that. At dito sa Canada, ang oras dito is 13 hours ang driving. Hindi mo na kailangan mag-break time. Basta diretso yung 13 hours mo. Yan. Hindi ka pwedeng lumagpas doon. Ganun din sa US. Hindi mo pwedeng lagpasan yung 11 hours mo doon. Kasi in violation ka.
Kasi anytime na may mangyari, guys, no, habang nagda-drive kayo tapos wala na kayong oras, let's say hindi naman hinihingi, nabangga kayo or kayo nabangga, o sabihin na lang natin nakabangga kayo, ay nabangga nila kayo, nasagi nila kayo at nag-claim kayo o nag-claim sila, bandang huli ikaw pa yung parang magiging may kasalanan doon. Kasi bakit? Kasi that time supposed to be hindi ka na dapat nasa karsada na nagde-drive. Kasi yung oras mo iwala na. Hindi ka na po pwede talagang mag-drive kung wala ka ng oras. Yun yun ang point ng kaya mayroon tayong ilag dito. Dito susundin yung oras. Dahil ano man ang mangyari sa kalsada, ang mga pulis dito nila ibabase yan. Ayan. Ayan mga kaibigan, no? Thank you, no? Ingat kayo lagi. At hanggang sa muli. Peace up. Bye. Lakay Pinoy Tracker.